Ayan, and now we are live. Teka, share muna natin para ano tayo, makita nila tayo. Ayan, nasaan yan? Get shareable link. Ayan, tapos lagyan natin dito. Sige lang ha, wait lang. Official GC. Ayan, ito natin paste. Ayan, ito, asa na yan? Asa na yun? Trisha, ito to. Tsaka si ayan, tapos post natin dito sa tayo magpatugtog na. Ito na ating patugtog. Ah, patugtog tayo ah. Ito. Ayan. At magandang gabi sa inyong lahat. At tayo ay live. Ayan. Ito na yung aking ito. Ito. Ayan. Para makita ko. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat at tayo ay magpatugtog muna. Lakas ba? Lakasan natin konti ha. Parang mahina siya eh. Yan, okay na siguro. Yan, magandang gabi sa inyong lahat. At tayo ay ayan, sina Sister Mylene. Magandang gabi po sa inyo. Kasama ng mga bata at saka si Pastor. Magandang gabi. Okay, kanta muna tayo. Ayan, pastime hobbies. Ayan, sinano yata to. Sina Paige. Ayan, magandang gabi sa inyo dyan. Hallelujah. Ay, ito si Pastor. Magandang gabi po sa inyo, Pastor. At saka si Brother Gani. Ayan, magandang gabi po sa inyo dyan. Jesus, you have overcome the world. Magandang gabi po sa lahat ng mga nandiyan na sa ating live stream. At tayo'y makikanta with Darlene Sheck. Defeated, for you were the victor's crown. Your grace and live and breathe to worship you. Magandang gabi po. Ah, magandang umaga po sa inyo dyan. Brother Bear Felicitas. Yan. Kay Brother Nash Balitin, magandang gabi din po. At yung mga kasama nyo dyan. At saka kay Sister Nanette, magandang gabi po. Oh, yeah. Jesus, you have overcome the world.
Sino yung copy ko? Ito, ito, ito. Copy. Anywhere the victors cram, you will become, you will become. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. Your iron must come down. Every stronghold shall be broken. You overcome, you overcome. Ayan, may message tayo dito. Apo, nailibing na po kahapon, alas G's. Kaya nandito na ako ng mga ano, alas 2. Ano lang po kasi ang protocol doon sa amin, 72 hours. So, aabot siya ng Linggo, pwede, kaso, ano na ba yun? Parang hindi po pwede kasi puno na yung schedule naman ng Linggo. Hindi naman pwede daw Lunes or sa susunod pang Linggo. So, kahapon, inano po. Kahapon na nag-decide na yung mga anak niya. May anak naman yun eh. May anak tsaka may asawa naman yun. Yan. Sila naman yung nag-decide po dun. Kami ay supporting cast lang. Yeah. Kape agad, ayan. Opo, opo. Gandang gabi sa inyo dyan, Sister Keisha Balyon. Ooh, yeah. Jesus, you have overcome the world. Opo, kape-kape tayo, kape-kape. May bago akong tasa ngayon. Ano? Bigay ito nung software na ginagamit ni College of Computer Studies eh. Binigyan kami ng tasa. Merong ano, Android. You overcome. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome. You overcome. Yan, at para magkaroon tayo ng coffee party. Never shall be broken. You will become, you will become. Galing saan? Ay, tama-tama yan. Kainin mo na yan. Kanina kasi hindi na kami nagtagal dahil meron ding ano dito sa bahay. Dinala na lang namin yung pansit. Ayan. Sana na naubos naman. Iniwan na lang namin. Pagkabili namin, umalis kami. At sana ay naubos yung pansit dun. Ayan. Sapa-sapa. Tapos, after po nito ay start na tayo, no? Siguro mga ilang ano lang naman to. Mga 4 minutes lang. Hintayin lang natin yung iba, baka na late lang. Heaven's angels all around, and the light is found in knowing that you wear the victor's crown. You're my savior and my friend. By your grace I live, I breathe to worship you. At the mansion of your greatness. Ayan,
Thank you po. Ayan, ma, thank you daw dun sa pansit. Ayan. Siya po bumili niyan. Pinaluto lang. Power overflow to worship you. Hallelujah. Asan yung ano ko? You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. Ayan, baka magustuhan niyo po yung ating kanta. Ayan po ay si Darlene Sheck. Naubos daw naman yung pansit. Ayan. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. Yeah, malapit na po tayo magsimula. Sige, mga ano tayo? 7:15. Tayo magpe-pray na. At mabilis lang naman itong pag-uusapan natin dahil kanina doon sa preaching ng ni Pastor ay ito na rin yun. So meron din akong tinamaan na naman na mga points. So hindi ko na yun masyadong i-elaborate. So, you overcome, come down, shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome. Shall be broken. You overcome, you overcome. Yan, at tayo po ay magsisimula na. So stop ko muna to. And tayo magpe-pray na po, no? Yan. Yan, at samahan niyo po ako sa ating pagpe-pray. Shoutout muna tayo dyan kina Sister Mylene, sa akin na Faith, kina Brother Faith, kina Brother Sagani, Pastor, Brother Bear, Brother Nash Balitin, at sa akin Sister Nanette, kay Sister Keisha, and sino pa, may nalimutan pa ba ako? Wala naman na siguro. Hintayin na lang natin iba mamaya. Mayroon natin shoutout. Ayan. Yan, sa purihin ng purihin ng Panginoon sa gabing ito po at tayo po ay magsisimula na. Naan ko ng konti itong ating audio. Yan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli ka naming itinataas sa gabing ito at kami ay muling lumalapit sa iyo, Panginoon, upang ikaw ay papurihan at pag-aralan namin ang iyong mga mabubuting salita. Upang ikaw ay aming maitaas, Panginoon. Sa gabi ding pong ito ay humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkakasala. Anuman ang aming mga pagkakasala nitong mga past days, weeks, at yung mga unconfessed sin pa ay patawarin mo kami, Panginoon. Upang kami ay karapat-dapat na humarap sa iyo.
Bigyan nyo kami ng isang magandang signal sa gabing ito upang wala pong interruption sa live streaming at pakikinig sa mabubuting salita mo, Panginoon. At samahan nyo po ako sa gabing ito at upang may deliver ko ng tamang pakahulugan ng iyong mga salita. Salamat po. Ito ang aming samo at dalangin. In the mighty name of Jesus, amen and amen. Ayan. So, stop natin to. Ayan, at meron pa silang usapan dito. At meron pa daw. Ayan, yung mga cake talaga. Ano yan eh. Importante talaga yan. Kala mo kumakain ng cake eh, no? Good evening po, Sister Rose Lazada. Magandang gabi po dyan sa mga kasamahan nyo dyan. Kaya na Brother Eroy. Salamat po sa inyong pag-drop by sa ating live stream. At ang pag-uusapan natin po ngayon ay parang continuation lang nung kanina, no? At may mga points ako dito na tinamaan doon sa preaching kanina ni Pastor. But I will not elaborate anymore yung mga tinamaan. Basta kasama pa rin siya sa points natin. And before I start with this one, no, how to end our bad habits, ay basahin muna natin yung ating passage dyan, no? So ang aking passage para sa gabing ito is, ayan, so 1 Corinthians 10 verse 13. Ayan, so 1 Corinthians chapter 10 and verse 13. So isa lang po, no? So, ang sabi doon is, no temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful and He will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, He will also provide the way of escape and that you may able to endure it. Purihin ang Panginoon po sa kanyang napaka buting salita na binasa natin sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Ayan. So ang ating pong topic is how to end your bad habits, no, or our bad habits. Now, before we start with this one, ay meron akong actually itong story na to ay after nung live streaming ko last week, ay I have to prepare, no, all agad na para hindi matambangan ako ng mga gagawin kasi may mga ang alam ko po kasi meron na kaming pasok bukas, so hindi siya natuloy, no? So parang na-delay siya ng isang linggo. So ang aking preparation ay nung after din, no? So kumain lang ako, then pagkatapos is nag-prepare na ako ng for the next week. And may nakapukaw sa akin hindi pa ako nag-search ng kung ano yung topic ko doon. Pagbukas ko ng YouTube, and there is a story, no? Nakalagay doon ay Herman, hitman ng munti. Ayan. So pinanood ko. So ano naman ako, siguro pa sabi ko, sige, basahin ano ko muna, pakinggan ko muna to. At hindi pa naman ako magsisimula. So maya-maya na lang, parang pampalipas oras lang, parang ganoon. And then yung story na to is a typical na naging istorya ng isang bata dati na nung panahon pa ng mga ano, nung panahon pa na siguro sabihin na nating 70s or 60s, no? Kasi bata to eh. And yung bata na to ay naging hitman ng munti, no? So how come na naging yun ang inyong story niya? And itong bata na to at that time ay mga nasa 12, 13, 14 age ng pagiging ano niya, teens ito eh, no? And pinagmamalupitan lagi siya ng kanyang parents, no? What I mean is pinapalo, no, yung tipong hindi niya kasalanan pero since na ikaw ay nandun at that situation ay papaluin ka rin, 'di ba? Yung tipong
nadapa ka na, papaluin ka pa, ano? So yun yung mga tipikal na nagiging istorya dati ng mga bata. And hindi ito nakalusot si Hernan, si Herman. Mas matindi yun sa kanya, no? Actually, sobrang tindi, no? Kung napanood niyo, kung mapapanood niyo yung kanyang testimony. And one of the time na mayroon story doon is parang napagalitan siya and then napalo siya ng yantok, no? Yung yantok po yung pang-arnis, ha. Hindi ko alam kung gaano kalaki yon or gaano kahaba, pero matigas yon, yung ratan, yung matigas yun, eh, yung pampalo, no? At tinamaan po siya sa may ano, gulugod, no? Yung gulugod sa atin sa dito sa may paa, sa legs. At alam niyo po ba na kahit sabihin na natin, no, pag tinamaan kayo diyan, kahit hindi yan tok, yung halimbawa nabangga lang siya, ay talaga mamimilipit po kayo sa sakit. So how much more pa yung tinamaan talaga na sinadya, no, na doon ka tinamaan. So napakasakit noon. At nakita ngayon ng tatay nung ano. So ito pong si Herman ay anak din siya ng isang military. So medyo talagang authoritarian ang dating. And then nakita nung dumating yung tatay, and then after that is nakita, uy, bakit nandiyan yung batang yan? Parang ganon. So parang galit pa. And then sabi nung nanay, pinalo ko, kinastigo ko dahil ganyan, 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 ganyan. Ah, okay. Sabi ganon. So pumasok ngayon yung tatay sa kwarto. And then paglabas ng tatay, may dalang bolo, jungle bolo ang dating. No. So sa takot ng bata, imagine, no, 13 pa lang po ito, 12, 13, 14 na bata. So wala pang musmus siya, no. Kahit sabihin nating teen siya, eh, bago pa lang nagsisimula yan, no. Ito pong batang to, kahit hindi siya makalakad, paika-ika siya, ay tumalon to sa batalan, no. So parang ang batalan, no, na yung mga ano, yung parang hugasan ng ano, hugasan ng plato or diyan kayo na parang diyan naliligo, no. Yung basta nandoon yung mga parang kitchen ang dating niyan sa mga probinsya. So tinalon niya yung batalan, no. And then after noon, hindi na siya bumalik sa kanila. At hindi na siya nagpakita, no, parang ganun, no. Parang maga siyang nagpalaboy-laboy. And then doon na nagsimula yung magulo niyang buhay. And one of the naging habits niya, no, ay kapag merong tawag dito, parang nambubuli sa kanya at parang kinukutos-kutosan siya, di ba? Mga bata ganun, bully, eh, di ba? So wala pa naman dating mga ano, eh, pagbully ka at ano, nilabanan ka, humanda ka, parang ganun. So itong si Herman ay parang bibili sa tindahan, and may bata na bully na tinulak siya agad, at gusto niya siya kasi yung mauna doon sa tindahan. And then parang siguro akmang lalaban tong si ano, kasi ayaw niya ng ganun, eh, kasi sa bahay na nga nila is parang dati, di ba, sa bahay nila lagi siyang binubuli, tapos pagdating sa labas, hindi pwede to, no? Parang ganun. So naging ganun yung kaisipan niya, no. And then back tayo dun sa story na nasa tindahan. So parang akmang lalaban siya, no. But actually lalaban naman talaga siya. And nakita niya, no, doon sa action nung kalaban niya na bata ay kukunin niya yung ano, kukunin niya yung kutsilyo doon sa parang mesa. Kasi siguro may mesa doon and then may kutsilyo. Parang akmang kukunin, no. So ang ginawa niya, kinuha niya yun at sinaksak niya yun. No, inunahan niya yung kalaban at sinaksak niya, no. At syempre siguro mga teens lang to, and nabuhay naman siguro yung bata, and na areglo, no. So life goes on. So every time, no, so parang lumalabas is nagiging war freak siya, dahil pag nasa labas siya, ayaw niyang parang ano, eh, teka, hindi pwede to, parang ganoon. And then meron siyang kapatid na parang may naliligaw, tapos parang gustong itanan ang dating, no. So parang parang ang ginawa is ano, eh, kidnap ang dating. So nalaman niya ngayon, no. So medyo malaki-laki na po siya ngayon, ha. Medyo nag time skip tayo. And then ginawa niya is
Pinuntahan niya yung kapatid niya dahil siguro labag sa loob naman ng kapatid niya sumama doon sa ano, siguro kahit sabihin nating naliligaw yun, hindi pa naman ano, you know? So ganun kasi dati, 'di ba? May mga panahon na time na may tawag pa na ano na nagtanan, no? So yung ganun siguro yung gustong palabasin, no, naliligaw, no? So kasi naman dati pag isinama talaga ay pagbalik noon ay alam na, no? So nalaman ngayon ni Herman and alam ni Herman na, teka, madami yun ah. Nakita niya ngayon na, nakita niya yung kapatid niya at kukunin niya yung kapatid niya. So, wala po siyang baril or anything. And, itong si Herman ay lumaban doon sa mga nag-kidnap doon sa kapatid niya. Kasi, alam naman niya na kinuha lang for, by force. At, ang nakuha po niya, wala siyang baril, nakuha niya yung sa mga lalaki na nang kidnap. So, nang agaw siya at napatay niya po directly yung isa dun. Tapos, may isang tumatakbo, na baril niya po yun. And then, parang nabuhay daw. And then, later on, dun sa ospital ay namatay na rin. So, walang humuli sa kanyang police or any authority na walang humuli sa kanya. Dahil at that time, ay maraming nakakita na kinuha niya lang at nanlaban siya dahil kinuha yung kanyang kapatid. So self defense, no? So ilan ay napapatay niya, no? So may mga before this story ay meron na rin, no? So ayan, so sabihin na natin ganoon. And then so on and so forth, after 6 years daw yata is parang may napatay, no? Yung parang may napatay yata, so something na ganoon. And then siya yung napagkamalan na pumatay. So, yun yung naging daan na para siya ay mapunta sa munti, no? Sa Bilibid. Ayan. And then, after that is, sabihin na natin, napunta na siya sa Bilibid. Sa Bilibid daw po is, kung napanood nyo yung Asyong Salonga dati, no? Totoo daw po yung, ano, yung sinturon. Ayan. So, yung sinturon, yes, alam daw naman natin na parang ano eh, parang talagang kailangan may gang ka doon, 'di ba? Parang mga ganun daw. And parang wala nga daw ano doon yung buhay dati, no? Walang tawag dito. Parang walang halaga ang dating, para lang kayong mga manok na tawag dito, mga manok na pinaglalaban-laban. Yan, kasi ang mga preso daw doon ay mayaman, no? Parang ang mayaman is ibig sabihin is marami silang pera dahil nagsusugal sila, parang ganun. So, sugal or any illegal activities inside the Bilibid. And, ayun, no, anong nangyari is, isa siya sa mga baguhan na nakapasok sa munti, no? And, isa sa mga naging ginagawa niya doon ay naging, ano siya, yung fighter ang dating. So, to make the story short, no, so, totoo daw po yung mga sinturon, no, yung sinturon, tatali sa inyong dalawa, and then dalawa lang ang choice mo doon, buhay ka or patay ka, no? So ano yon, parang cage match ang dating, no? At pag nanalo ka ay lalagyan ka ng marka, no? Anong marka? Yung meron silang ihihiwa sa iyo dito, eh, no? Ihihiwain ka dito sa iyong kamay na parang tali ang dating, tali ng ano, ng mga tali ko ilan napatay mo. Yan. And so yun yung naging buhay niya sa munti, no? Naging fighter siya. And then after that is all in all na napatay niya sa loob ay siguro mga 8, no? Inside the munti, no? Sa New Bilibid prison. At nakalagay po talaga yun dun sa ano niya, sa wrist niya, na nakatattoo dito. Hindi naman tattoo, eh, talagang ano na, mark na, no? At yun daw po ay iniyakan niya, no, in the past years na, teka, bakit yun. So, mamaya na natin yung pag-usapan. So, after that is, parang, syempre, isa ka sa mga elite fighter. And, naging ano siya, naging parang, naging high-ranking official inmate, ha? So meron din mga official yung inmate na doon. So nung time na yon ay parang naging bossing siya. So meron sa, dahil sa pagiging batikan mo na nakipagpatayan doon sa loob ay naging ano siya, naging high ranking
inmate official. So meron siyang sarili niyang kwarto, meron kang sarili mong tao sa loob na parang sila yung bodyguard mo. So syempre ikaw yung bossing doon. And then naging ano siya eh, naging miyembro ngayon siya ng ano, ng gang, no? I don't think na hindi ko masigurado eh, kasi last week ko pa to napanood. So parang sige-sige yata, no? So or happy, basta may happy something. And sumali siya dun sa gang na yon, no? So yung sabi nung time na yun, sabi niya yung mga nababalitaan niyo sa Bilibid nung time na yon ay may mga nagpapatayan sa loob, ay kasama kami dun. Parang gano'n, parang normal lang sa kanya dahil ano eh, no, yun yung naging habit, no, habit niya na okay lang na ano, tirahin ko na to, di ba, kesa ako yung maunahan, parang gano'n. So life goes on, no? And one of the turning point ng kanyang buhay is parang napunta siya dun sa ano, napunta siya sa isang gang, bagong gang kasi siya eh, no? So bagong gang member. And parang merong initiation ang dating, no? So parang may papagawa sila sa iyo, and then you are full pledged ek, di ba? So yung mga ganon, no, yung mga ano nila yan. And then kumuha na siya ng kutsilyo. So kutsilyo naka sa kitchen daw, no. So sinabi naman niya kung paano, at sabi nung sabi niya is parang may pinakuha na gulay doon sa kitchen, at siya na yung nag-volunteer. So, siya yung nag-volunteer. Kumuha siya ngayon ng kutsilyo. Nilagay niya daw sa may dibdib niya dito. So, nakadamit naman siguro. So, dinikit lang siguro yun. No? So, we don't know the exact ano yung nangyari doon. And, nailabas niya yung kutsilyo. So, ang sabi, pumunta ka doon sa kapilya. No? Kasi parang may pupuntahan daw eh. Tapos yun yung napuntahan niya, no? Parang may parang ano doon, church inside the prison. And at that time, no, nung namili na yung mga mag-initiation, yun na lang yung natira sa kanya, or yun na yung napili. So pumunta siya doon sa church, no, doon sa loob ng ano, at papatay niya yung mga nandun, kung sino man yung mga ano, halimbawa parang halimbawa yung mga nagmi-missionary doon, etc. No, basta yun yung initiation niya eh. And then pupunta talaga siya, no, nandun na yung ano, naka-jacket na naka-hide yung patalim sa loob. And then pagpasok niya doon sa loob ng church is parang ang saya-saya daw ng mga nandun. So pagpasok niya, parang pumasok talaga siya, nandun talaga siya, nakikinig siya. And then parang asaya-saya daw, nagpe-praise daw, tapos nagbibigay ng ano, word of God. Tapos daming ginagawa, nagkakasiyahan, ganun. Parang ano, parang yung ano, yung nagpe-praise and worship, ganun. So itong mga nagbi-missionary na to, is hindi naman nila alam na meron silang kasama na papatayin na sila, no? And nung akma na daw, no, nakukunin niya yung patalim sa kutsilyo, sa dibdib niya, is parang meron daw force na huwag mong gawin yan. No, so talagang gusto niya nang kunin, but parang merong humawak daw sa mga balikat niya, sa kamay niya, na huwag mo munang gawin. At natapos niya yung service, ha? Natapos niya yung service nung sa church. No, so nakikinig siya. So unti-unti siyang nakinig, no, kasi hindi niya, parang hindi niya may humaharang sa kanya na hindi niya pwedeng gawin na patayin yung mga nandun. And then umalis na lang siya after nung service. So natapos niya yung service, and then bumalik siya dun sa brigada. Yan. So sa brigada, kung ano mang brigada 'yon. Pagbalik niya doon, nagalit yung yung bossing. Yung bossing doon na dinadaga ka na yata eh. Di ba? Parang gano'n. So, parang inaano siya, tinotont siya. Nadaga ka na, wala ka ng angas, gano'n. So, ang nangyari is, pinagbigyan siya. Kasi, alam naman nung bossing na, teka, hitman to dati.
Marami na tong napatay dito sa loob, no? Sige. Next time pumunta ka ulit doon. Tapos kailangan pagbalik mo dito eh may bahid na ng dugo yung kutsilyo na yan. So sabi niya, "Oh, sige, babalik ako." So bumalik siya, no? After ng mga ilang araw. So yung mga nagbi-missionary ay bumalik din. So nandun sila sa loob ng chapel at doon sila pe-pray sila doon, nag-worship sila doon, and then bumalik siya. May kutsilyo na naman. Pagbalik niya doon, doon na narinig niya yung pinaka tumama sa puso niya, no? Direct from the heart daw, no? Parang talagang tinamaan talaga, kasi yung pinipreach nung pastor doon ay sapul na sapul siya. Actually, binanggit niya yun eh, tawag dito. Binanggit niya, memorize niya pa eh yung nakapag tumama sa kanya na verses at yung pinapaliwanag sa kanya, no? At doon po nagsimula, no. Pagpasok niya doon, nakalimutan niya na may papatayin siya doon. Umiyak daw po siya. Tapos hagulgul talaga, yung talagang akala mo parang may namatayan ng dating, no? So hagulgul, tulo ang description niya, tulo luha, tulo sipon, tulo laway, tulo pawis, lahat. Talagang hagulgul daw po siya. And then natapos niya yung service, no? Again. At wala na, babalik na siya dun sa kwadra, no? Or sa kwadra, sa kwadra kabayo eh, no? Sa brigada. Ayan. And then sabi niya is bahala na, no? Parang sinabi niya sa Panginoon na kayo na po ang bahala, no? Sa akin, kung kayo po ay totoong kung totoo ko po kayong Diyos na nandyan at nagmamahal sa akin, kayo na po ang bahala sa akin sa brigada. Parang ganun ang dating. So bumalik siya dun. Alam niyo po ang ginawa? Pagbalik niya dun, bitawan mo yung ano, sabi nung bossing, bitawan mo na yung kutsilyo. Kung gusto mong magpakabait, gusto mong maging ganito, ganyan, sige, bitawan mo na yan. At wag na wag ka nang hahawak ng kahit na anong patalim. Sabi nung leader yun, ah. So, hindi siya ginalaw nung mga gang members or nung gang leader. Ang sinabi lang sa kanya, wag na wag ka nang hahawak ng patalim. Tapos, ang usapan. And then, so, life goes on. So, ibig sabihin, pinaano siya, and then, pupunta ulit siya sa church, and so, service na ulit siya. So, naging regular na, na umaatenda ito dun sa missionary, dun sa, ano, sa loob ng namunti. And then, every time na, may mga time daw dun na, ano eh, na pupunta siya sa church, tapos, may mga maharang. So, syempre, parang ano yan eh, may mga street, iniilagan niya lang yung mga ano, diba, sinasaksak siya, iilagan niya lang yun, tapos diretso lang siya sa paglakad ulit, no? May mga sumusuntok or kung ano man ang ginagawa sa kanya ay iniilagan niya lang, hindi siya bumabawi. So dire-diretso lang siya ng paglakad. So every time yun, ah. So yung nakailang balik punta siya doon, and then siguro, no? So siguro sa inis na rin ng mga laging tumatambay sa kanya dahil hindi siya matamatamaan eh, o kaya hindi man lang siya masugatan or any situation na pwede siyang masaktan, is alam niyo ba ang nangyari? Yung mga nakatambay na siya ay babanatan, no? It's either papatayin siya or bubugbugin siya, ay nung pagdumadaan siya dun sa street na yon, tinitingnan na lang siya. Sabi sa kanya, "Oh, sige na, alakad ka na. Alam na namin na good boy ka na." So, imagine, 'di ba? So, nabago na naman yung sitwasyon niya doon na, "Uy, teka. Ano siya, malaya na siya." No, nakakapaglakad na ulit siya sa doon sa street na 'yon na wala siyang
Wala siyang takot na mapapatay siya, etc., etc. So nabago siya, no, in other words, no. And sabihin na natin na naging ano siya, naging parang naging nagbibigay na rin ng ano ng salita ng Panginoon, no, nagpipreach na rin siya doon sa loob, no, kasi ano siya, naging regular na siya. And then after that ay nangyari po, nakalaya na siya in 1976, no. I don't know the exact ano, parang 1976. And then anong una po niyang ginawa? Ang ginawa po niya ay nag-missionary po siya sa Pampanga, sa may bandang Porac, Pampanga. At ang mga kasama niya po doon ay mga Aita. Ayan. So, namundok siya. Doon siya nag-mission ng mga noon sa salita ng Panginoon. No? So, ibig sabihin na bago ang buhay niya. No? So, yun po yung naging ano niya, naging naging daan upang mabago ang kanyang buhay. So yung bad habits niya dati na mga nananakit, so immediately po, no, is natanggal agad yung bad habits na yun, no? At dun sa ano na yun, dun sa service na yun, no? So tinalikuran niya agad yung ano. And then anong ipinalit niya? Ipinalit niya is yung nag-missionary din siya. Nagbigay din siya ng word of God sa lahat. So sabi nga kanina is kapag may tinanggal ka, meron kang ipapalit. So anong pinalit niya? Nag-missionary po siya. Doon sa Porac, Pampanga, kasama ng mga Aita. So ang tagal po niya doon, siguro mga 7 years daw, no? And then ang sabi niya doon is yung hiwa doon sa kanyang mga braso ay iniyakan daw po niya yon, parang isinuko niya kung ano man ang mga pagkakasala niya doon sa mga tao na yon, dahil yun naman ay kapareho niya ding inmate at wala naman yung talagang kasalanan sa kanya. And iniyakan niya yon, tapos sabi niya parang palitan mo ng mga taong maaakay sa kanya, no, maaakay sa ating Panginoon na yun, no? So parang yun yung naging deal niya with sa ating Panginoon na mas marami pa siyang mahikayat. And ano pa yung nangyari, no? Ano pa yung mga na-end na habits niya? Ito pong tao na to ay mahilig manigarilyo, no? So after nung nandun siya sa Bilibid is parang nanghingi siya ng ano eh, nanghingi siya ng isang sigarilyo. Tapos, nagsigarilyo siya. Tapos, hindi niya daw po alam kung ano yung nangyari. And then, nag-blackout siya. Pag-blackout niya, wala po siyang malay. Alam niyo po kung ilang anong araw siyang walang malay? 4 na araw po siyang walang malay. Nag-blackout siya. And then, after that 4 days, ay nagising na siya, syempre. And ni maamoy niya daw yung nagsisigarilyo, ay ayaw niya na. So, ibig sabihin, at that time din, wala na yung habits niya. So, ang dami niyang na-end na habits, no? And meron siyang ipinalit, syempre. Yun yung paglilingkod sa ating Panginoon. And yun na po, no? So, yun yung naging istorya niya. Hanggang sa ngayon is, nagmi-missionary pa rin siya. No, hanggang ngayon po, no, kasi ngayon ko lang 'yun nabasa eh, itong week lang na 'to. So nag-premiere yata nung ito lang. So napanood ko siya at uy, teka, maganda 'tong storya niya. Saktong-sakto 'to dun sa topic ko by next week na binigay ni Pastor. Ayan. So 'yun yung kinento ko sa inyo. And then ayan, so 'yun yung ano natin, 'yun yung ating introduction, no. So how, no? Yung ating namang mga bad habits, no, how do we overcome yung ating mga bad habits, no? So kung si Herman nga ay natalikuran niya kung ano man ang kanyang mga bad habits. Actually, sobrang ano yun, sobrang bad habits yun, kasi naging parang habitual sa kanyang pagkitil ng buhay eh, di ba? So matindi yun, mas matindi yun. Ayan. So yun yung kanyang naging habits at tinalikuran niya yun immediately, no? So how do we overcome our bad habits, no? So we
No? Askelo. So papasok na po tayo dito sa ating pag-uusapan, no? So tapos na po tayo sa ating intro. Sabi kasi is yan. Saan yan? Yan. So in 2 Corinthians, no? Nasaan na yung aking Bible. Yan. So sige, mamaya na lang hindi ko makita eh. So, we as Christian, we are commanded to put away our old nature and become a new creation. Ayan. So, ibig sabihin lahat ng mga old nature natin, no, in case of Herman, ay ang dami niyang old nature na sobrang pangit, no? At immediately at that time ay na-wash out 'yun. So, God created a new creation nung time na yon. So tinalikuran niya lahat ng kanyang mga bad habits at naging bagong tao na po siya. Okay? So yun po yung nangyari sa kanya. Cellphone ko. Yan. So by allowing God's spirit, no, rule in us, no. So inalaw niya na makapasok ang Panginoon, no? Dahil unang-una nung nagpipreach yung pastor doon ay sapul na sapul siya doon sa kanyang mga ginagawa, no? So hinayaan niya na makapasok, no? So ang sabi ay makapag-create na ng ano, no? Sabi na natin na nung yan. So yung old nature niya ay tinanggal niya at naging bagong tao na siya, no? So imagine, no, napakagandang ano yan, napakaganda ng istorya, no? At grabe, no, kung siya nga natalikuran niya yung mga bad habits niya, mas matindi, oh, no, eh tayo pa kaya, di ba? So yung atin lang, mga ano lang siguro yan, yung mga hindi naninigarilyo, o naninigarilyo ka, gusto mo nang iwanan. O, actually, may kilala akong tao ha, na sinasabi nila na ano, na mahirap iwanan yung sigarilyo. Hindi ako naniniwala dun. Kasi meron akong kilalang tao eh. Gustong-gusto niya ngayon yung sigarilyo. Actually, bumibili yun, pakipakete. Tapos, pakete yung malaki ha, yung may karton ha, hindi yung kaha lang ha, pakete, no? So gustong-gusto niya talaga yung sigarilyo. And then after that is parang kinabukasan ang dating, no? Sabihin natin puro siya sigarilyo. Long term po itong pinag-uusapan natin ha. And then kinabukasan, ayaw niya na magsigarilyo. Bigla ayun ha, biglang-bigla ayun. Talagang tinalikuran niya yun. Ayaw niya na magsigarilyo. So, ano nangyari sa mga pakete? Nasayang yun. Tinapon na lang yun. No? At hanggang ngayon, di siya nagsisigarilyo. Diba? So, kung yung tao nga na yun, kaya niya eh. Diba? Eh, bakit yung mga ano, eh, hindi nila maiwan-iwanan. Kaya hindi ako naniniwala dun sa, ano, dun sa mga tao na kukunti-kuntiin yung sigarilyo na ibabawasan. No. Ano yan? Kaya mo yan tanggalin agad immediately. Hindi yan yung tipong ano, kasi nasa utak mo eh na pag iniwan mo yun parang mawalan ka na ng bisyo, 'di ba? Sabi nga kanina sa preaching, is meron ka pang itinitira, no? Meron kang self-preservation ang dating doon sa ano na yun, doon sa kasalanan na yun o doon sa bisyo na yun. Meron kang parang may hold ka pa. 'Di ba? Kasi gusto mo may balikan ka, parang ganoon. 'Di ba? So kaya hindi ako naniniwala doon eh, yung ano, yung dinigarilyo tas ko konti-konti eh, no. Kaya yan, tanggalin mo kagad yan. 'Di ba? Kasi wala kang ipapalit. 'Di ba? Eh yun, yung kilala ko na yun, is hindi yun naglumipat ng brand or hindi yun nag-candy. Yeah, 'di ba? Pero sabi nila is effective yung candy. Pero itong tao na to is hindi talaga.
hindi talaga siya nag-candy. Kahit anong ano niya, hindi siya nag-candy. Basta inom lang siya tubig, gano'n. Yung mga normal na tao lang na hindi na nagninigarilyo. And yun po, no? So, how do we overcome? So, face it agad, no? Hindi yung, teka, siguro bukas na lang. Wow, no, hindi pwede yung ganun. Diba? Kasi, every time na nagkakaroon ka ng ganun na bukas na lang, hindi na yun matutuloy eh. Diba? It's a big joke. No, that is a big joke na nasasabihin nila, sige, bukas na lang, no. May mga friends akong ganyan eh. Pabawasan daw yung sigarilyo. Sige, bawasan nyo. Pwede naman itigil yan eh. Di ba? Agad, no? Hindi yung bawas-bawas, no. Kasi inaalaw mo pa yung sasili mo na, teka, magte-take pa ako. Pero konti na lang. Di ba? So, hindi rin. Hindi mo rin natalikuran yung bad habits mo. Nandun pa rin yun. Di ba? So, yun po yun, no? And yun yung ating isa sa how do we overcome. It's you end it agad, no, or you have to paste it, no, kasi kapag tinalikuran mo yung old na ikaw ay magke-create ka ng panibagong ikaw na hindi ka na babalik dun sa mga dati mong hindi mo na babalikan yung mga dati mong gawi, no, yung tipong aayain ka sa tipong halimbawa dati uso to sa ano eh, sa probinsya eh, yung napadaan ka sa mga ano, mga tumpukan, tapos tatawagin ka, oh, liga, di ba, usong-uso yan sa probinsya, tatawagin ka kasi painumin ka, ayan, oh, konti lang ayan, usong-uso yan. Tapos kung paano mo yun ano, hindi ano mo na lang sila, iwasan mo na lang, ayan. O kung hindi, halimbawa, kung hindi kanila talaga, gustong-gusto ka nilang papuntahin doon, ang gawin mo na lang, no, para makalusot ka sa kanila, kung gusto mo talaga, ayaw mo talaga na, gawin mo is, sige, ito ang 50 pesos. Huwag kayo magbibigay ng sobra. Ito yung 50 pesos, bilhin nyo na lang yan ng pulutan, at ako'y aalis na. Di ba? So, parang kinonsente natin ang dating, no? So, ang gawin mo na lang is, pag nakalusot ka na doon, is ipag-pray mo na lang sila. Na magbago na sila, matauhan sila, yung mga ganun. Diba? So, isa yan sa mga way, no? Para makatakas tayo, no? Maiwasan natin. Kasi ikaw, nagbabago ka na eh. No? So, ikaw muna yung magbago. Bago yung iba. Ayan. So, sa sarili mo muna gawin. No? Kung kaya mo nang i-resist, yung ganong klaseng temptation ay makakaya din yan, no? So pag-pray mo naman sila, so ano yan, progress yan, di ba? But your action would be immediately, hindi mamaya na, hindi bukas, sige, susunod na lang, pre, ngayon na muna eh, parang ganon, dahil ngayon lang tayo ano, ngayon lang tayo ulit na napaharap dito eh, parang ganon, no, di ba? Kasi nagbabago ka na, so you take action. Okay? So, how do we... ito na. Saan natin yun? How do we... Oh, but can't think. Nawala pala yung aking title. Okay. So, what do we do? Ayan. Ay, nag-overlap. Saan yun? Title. Ayan. So, sabi ay... what do we do? O what to do? Ano ba yung gagawin natin? Kayo, ano pong gagawin nyo sa tingin nyo? No? Actually, madami tayong pwedeng gawin, ha? No? To face or to end our old habits. But meron lang akong mga points dito na mga ilan-ilan. At kayo na po ang magdagdag kung kayo ay meron pang naisip, no? Ayan, ganyan daw ang ginawa ni Brother Bear noon sa mga 1968 pa. 'Di ba? So medyo matagal-tagal na 'yan at napakagandang ginawa dahil binago ang kanyang ang buhay, 'di ba? So continue lang po tayo. Ano yung gagawin natin?
Ayan, siga di supa. Doon lang siya na gyoyosi doon. Or kung ano man yan. Kung talagang ano yan. Mga tabako. So, grabe po talaga yan. At actually, wala naman talagang maganda may dudulot. Eh, no? Sabihin natin na ano, hindi ba sila na ano doon sa, ano, sa yung lungs mo, di ba? Linis-linis. Tapos, bigla mo lalagyan ng, ano, ng masamang usok, di ba? Ayan. So, ganun po yun, no? So, hindi na yun kagad, hindi kasi yun nawawala, eh, no? Hindi nawawala yung mga nicotine sa loob. Ayan. So, continue lang tayo. So, what to do? Ang gagawin natin? Ano bang gagawin natin nga pala? No? So, ang unang-una natin gagawin dyan ay, admit you have a bad habit, no? So, tanggapin mo na meron kang bad habit. At syempre, once you admit that you had a bad habit, ay malalaman mo na hindi 'yon yung magandang ginagawa mo sa loob ng isang araw, sa loob ng isang linggo, no? So you admit it yourself and sabihin na natin na ilagay mo 'yan sa kokote mo na 'yon ay bad habit. Okay? So parang ang nangyari is inadmit mo siya at gusto mo na siyang baguhin. No? Dahil 'yon ay bad habit niya. So hindi mo na 'yon gagawin, no? Gusto mo nang baguhin 'yon or gusto mo nang tanggalin 'yon. So you admit it na 'yon yung bad habit mo. 'Di ba? But ang sabi po dito ay yung utak daw po natin, no, is ordinarily hesitant to change, no. Sabi po 'yan, ha, ng I think this is a result in a research na inaral, no. Ang sabi is yung ating utak daw po ay ordinary na sa kanya na hesitant siya for change or ayaw niya naman may binabago, no? Kasi yun na yung naging parang naging pattern, no, nung ginagawa mo, and yung brain mo ay yun yung naguutos dun sa mga ano may eh, sa mga ay sorry sa mga ano mo, siya yung nabibigay ng command, eh, no, na ito yung gawin mo, ito yung ganyan, eh, di ba? So nagiging ano na siya, muscle memory, no? So dahil yun dun sa utak mo. And yung utak mo ay uutusan na, teka, huwag ka na magbago, okay na yan, parang ganun, kasi yun yung madalas mong ginagawa. But ang sabi is change is possible. Okay? And anong gagawin natin? Humbly acknowledge that is a fault, no, na yun ay mali. So admit mo na, you know, you have a bad habit, at i-acknowledge mo na yun ay mali, no? Idiin mo, no? Sabihin mo na teka, ito ay hindi ko nagagawin at ito talaga ay mali. 'Di ba? So imagine mo kung ikaw ay nagsisigarilyo, no? So I don't know kung sino yung mga nagsisigarilyo diyan sa mga labas diyan, no? So imagine mo yung tao na healthy na hindi nagsisigarilyo at yung may mga naninigarilyo. So every hit mo ng sigarilyo ay mababawasan ang buhay mo. Sabihin na natin isang araw, no? Isang sigarilyo isang araw, ganun. So nabawasan, no? Kasi ang ano niyan sila, isa yan, isa sa mga panangga nila diyan, no, sa mga nagsasabi ng ganyan na nababawasan yung buhay mo. Sasabihin nila diyan anytime naman, mamamatay naman. Umamatay, di mamamatay. Parang gano'n, di ba? Lagi silang suicide king, di ba? Parang gano'n. Na, anytime, pwede naman yan. Kahit di ka na gano'n, eh. So, gawin mo na kung anong musong gawin. No? Yun yung nasa isip nila. No? So, if the study goes with the normal procedure, mas matatagal ang buhay nung healthy ang lungs kesa dun sa madumi yung lungs, no? At that is a reality. 'Di ba? So hindi siya ano, kuro-kuro. May tested 'yan ng mga researches.
na mas matagal ang buhay ng mga non-smoker sa smoker. No? Chance na lang nung mga smoker na sabihin nila na, oh, teka, tama ako yun nga, batang-bata eh, namatay eh. Eh, syempre, nasa gasaan naman ang pison. Di ba? Na-joke lang po yan. No? May ano lang, aksidente lang. Di ba? So, iba yung ano eh, iba yung basta, di ba? Mas magandang iwanan mo na yung bad habit. Okay? So, next natin is, sana yan? And understand the reason for bad habit. Ano ba yung understand the reason for bad habit? No? When we are trying to stop a certain behavior, no? Kung gusto daw nating ihinto ang ating mga behavior or certain behavior, you must first identify the reason behind it, no? So, sabi nga kanina, ay ano daw yung pinag-ugatan nun? No, kung bakit ka naging ganun. So, what is the reason behind? Ayan. So, for example, natuto kang manigarilyo, no? Naging long term yung paninigarilyo mo. Saan ba nagsimula yan? So, sabihin na natin, kadalasan nagsisimula yan high school. Kasi ang mga estudyante at sabihin natin ang mga adolescents, teens ay prone sila sa mga exploration. So, doon pa lang ay ipaalam mo na or sabihin mo na nandun yung root kasi nun eh. No? So, understand the reason of the bad habit. So, doon ka nagsimula na nigarilyo. At bakit ka nga ba na nigarilyo at that time? Yan. So, isipin mo. No? Kasi ito malamang ay nalimutan mo na dahil nalulung ka na. So, hindi mo na alam kung kailan ka nagsimula no? Mag-sigarilyo. At bakit ka na nigarilyo? Di ba? So, kadalasan, ang reason na lang yan eh, sa, hindi, nabarkada kasi ako sa mga nagaganyan eh. Di ba? Bigla ka nga na nigarilyo eh. Tapos, hindi mo kayang biglain na wala. No, napaka-imposible naman nun. Di ba? Pag sinabi mo yan sa mga barkada mo, kala mo naman pre, linis-linis mo. Eh, hindi nga ako nagmamalinis. Di ba? Pare-pare tayo madudumi. No? Pero, nagbabago. Di ba? Hindi naman yung magsasabi ka tapos ikaw din naninigarilyo ka rin dati. Di ba? Tapos hindi mo pa siya iniiwanan. Ikaw nga pre, nakita kita dun sa ano eh. Ako nakatago ka dun sa may puno ng ano eh, ng kamatis eh. No, ano ka naninigarilyo? No? Sa yung mga ganung scenario, no? So sabihin mo 'yan kung kaya mo na patunayan na eh, iniwanan mo na yung old habits mo. Okay? So understand the reason for bad habit. Ano 'yun? No? So sabi nga kanina, kayo lang ang makakasagot niyan sa sarili nyo. Okay? So, kayo po ang makakasagot niyan sa sarili nyong tanong kung ano yung mga bad habits nyo. Okay? So, ibig sabihin, brother, ikaw ba may bad habits? Sabi, meron po. So, meron din, syempre. Hindi naman, hindi tayo, hindi tayo excluded dyan. So, meron tayo. And, may mga iniiwanan na tayo, no? Na mga ginagawa natin dati na yan. Okay? So, ganun po yun. And next is, nasa na ating next? Ito. Yan. Write everything down including the reason to change. Yan. So, ito yung, kung kayo ay madalas, no, actually, hindi ako ganito eh. No? Write down, no? Actually, hindi po ako talaga madalas nagsusulat. No? I hate writing. No? Paano 'yun? Nagre-research ka eh ayaw mo magsulat, no? Hindi kasi ako talaga yung palasulat, no? Pero okay lang sa akin nagta-type. Yan, mga ganyan nagta-type. Oh. Pero yung mga nagsusulat, masakit kasi yung kamay ko doon. Ayun. Lalo na pag ang haba. Ayun. So, write everything down no? So, kung ayaw niyo naman ng write everything down, mag-alarm na lang kayo sa cellphone niyo na kung ano yung mga notification diyan na pwede mong gamitin para magpaalala sa iyo, no, kung ano yung mga dahilanan kung bakit ka nagbabago. Ayan. Ito madalas natin 'to maririnig eh, sa New Year, di ba? Ah, mag-New Year's resolution na ako. Ito yung aking mga babaguhin sa taong ito, no? Tapos pagdating ng February, next year na lang. Okay na 'yun siguro. Tapos isang buwan lang muna. Pwede na. Yan. So, yung iba dyan nilalagay yan, New Year's Resolution. Pero, hindi mo naman gagawin. E di wala din.
Di ba? So, yung mga New Year's resolution natin dyan, kung hindi mo naman yun gagawin, ay, di ba? Huwag ka na magsulat. Gawin mo na lang, di ba? Sulat-sulat mo pa, gagawin. Mas maganda kung gawin mo. No? Pero, for some persons or for some people, no? Mahilig silang magsulat. Sa notebook, sa mga journal. Ayan. So, yun. Doon nila nilalagay yung mga reason for change nila. Ayan. Actually, ako meron din akong journal. Ito eh. Diba? Meron din akong journal to. Ayan. Pero, ang laman nito, alam nyo ba kung ano laman yan? Yung mga, ano ko, halimbawa, email address ko na ginamit ko sa ganitong site. Tapos may password yun. Kasi hindi ko na matandaan eh. Sa sobrang dami na ng website, sa dami na ng application na pwede mong pag-registeran, hindi ko na talaga sila matandaan. No? So, ginawa ko, sinulat ko na. Ayan. Tapos, ayan na. Yun yung nagpapatanda sa akin kung ano yung mga password ko doon. So, ganun din yan. Yung pinag-uusapan natin, ha? Write everything down including the reason to change. Yan. So, kung ikaw ay madalas na nagsusulat, so, isa yan sa pinaka-the best way, no? Na para mabago yung iyong mga bad habits. Okay? So, let's go and move forward to this one. Yan. Believe and determined to overcome the bad habit. Diba? Doon sa story natin, talagang iniwanan niya agad eh, no? Yung kanyang bad habits. No? Tinutol niya agad, no? Pinutol niya agad yung bad habit niya na yun. So, kung siya nga, kaya niya eh. Eh, pareho lang naman tayo tao eh. Diba? So, kaya din natin. And dapat determinado ka na ma-overcome mo yung ganong klaseng habits. Yung mga hindi magandang habits. Okay? So, believe and be determined. No? Determinado kayo talaga. Di ba, pag, halimbawa, ikaw nga, pag naliligaw ka ng girl. Di ba, pag talagang gustong-gusto mo yung girl na yun, talagang determinado ka, di ba? Kahit buwan, susungkitin mo. Parang kalokohan eh. Hindi, joke lang po yan. Ano lang naman yun, kasabihan lang naman yun. No? So, parang, gusto mo talaga anything na pwede mong mabigay ay gagawin mo, no? Mapasagot mo lang siya. Parang ganoon, no? So dapat ganoon din dito. Dahil ito ay magtutulak sa iyo, no? No, sabihin na natin, itong habit mo na to ay isa sa mga magiging karakteristik mo na para sagutin ka. 'Di ba? Kasi dati kang nagiinom, dati kang tinigarilyo, nagsusugal, no? 'Di ba? So, kung halimbawa, sige, sabihin natin ganito. O sige, sasagutin ka niya, pero hindi ka na magiinom, hindi ka magsusugal, at hindi ka mag sugal, tapos sigarilyo. No? Tanggalin mo 'yon. No? Bigay ka ng kondisyon, tinan mo gagawin niya 'yon, no? Kung talagang mahal ka niya. At walang halong ek-ek. 'Di ba? So, gagawin niya talaga 'yon. Okay? Kasi yung buwan nga susungkitin niya eh, 'di ba? Eh yung tatanggalin lang yung mga ano eh. So kung talagang truly na ikaw ay para sa kanya ganun, ay yung mga bad habits na ganyan ay tatanggalin niya yan. At no? So kung yung mga ganung nga istorya ay kaya nilang tanggalin, so ikaw pa sa sarili mo, 'di ba? So, kung sa ikabubuti mo naman, no? So kung naniniwala ka at determinado kang tanggalin yung mga bad habits na meron ka, ay believe, no? Or gawa mo na kagad ng paraan. Okay? So, yun po yung ating pang-apat na ba yan o pangatlo? Yan. So, next natin at I think this will be the last, no, na actually ito yung first kanina eh, no? First ito kanina, pero ito yung aking last. Yan. So, iba lang yung ginamit ni Pastor diyan, no? Na point, no? But take action immediately. So hindi bukas, hindi mamaya, no? The best time is always now, di ba? Kahit naman hindi business kahit hindi naman bad habits eh, kahit business, di ba? Yung sabi, actually ito nga kasabihan ng mga
mga nagte-trade, no? So sa mga trading, no? The best time is always now. Hindi bukas, hindi mamaya, di ba? So take action immediately. Gumawa ka na ng paraan or gumawa ka ng action, no? Para gawan mo siya ng solusyon agad-agad. No? Hindi pwedeng solusyon bukas, ah, gawan mo ng solusyon. No. So yung mga ganong scenario, di ba? Hindi yung bukas, hindi yung mamaya na, no? So take action immediately. So kanina po ang umaga ay iba yung ginamit ni na word ni Pastor Jan, no? Pero the same yung ano niya, the same yung functionality ang dating na ganun, or the same yung meaning, no? Gawan na natin agad ng paraan. Okay? So yun po ang aking points of this evening, and to take conclude dun at do sa ating pinag-uusapan na ngayong gabi, no, actually sa live streaming, this is the first time na ito po ay matapik, no, sa week na to, but kanina umaga is ito na rin kasi yung topic doon sa tema doon sa church. Okay, so to conclude yung ating pinag-uusapan this evening is we as Christians, we must realize that we are not immune to bad habits, no? Actually, meron talaga yan. Kahit ngayon po, no? At this very moment, we have actually a bad habits. But ang sabi is, with God's spirit, can help us to overcome. Kaya ngayon sa kanta kanina, eh, di ba? Kung ang, di ba? Yung Jesus overcome the world, di ba? So yun yung naging ano ko diyan, naging point ko kung bakit yun ang pinatugtog ko sa Victor's Crown, di ba? Kasi sabi nga doon sa John, sa 1 John verse chapter 5 verse 4 is, for whatsoever is born, God overcomes the world, di ba? Kung ang Panginoon, di ba, ay na-overcome ang mundo, no? Eh syempre ikaw as a kanyang anak, no? Ay kaya din natin with God's spirit, ay kaya nating ma-overcome kung ano man ang ating mga bad habits, no? So but we must dedicate ourselves, no? Ito yung gagawin niyo, ha? Or gagawin natin, no? Hindi ako excluded doon. So we must dedicate ourselves to getting rid and getting rid of and staying free from bad habits, no? So ibig sabihin ay getting rid is tanggalin mo at maging stay free sa bad habits. So tatanggalin mo na yung bad habits mo at ayaw mo na nun, no? Kailangan nga lang meron kang ipapalit, parang yung sinabi kanina na meron kang ipapalit na ano naman yung gagawin mo para makalimutan mo na yung mga bad habits na yan. Diba? So, yun po yun. Kung dati kang madalas na nagmumura, ay mawawala yan. Pwede mo namang, pwede mo namang maiwan yan, eh. No? Yung tipong, ay, reaction ko lang dati yan, eh. Isama mo yan doon sa mga hindi nagmumura. Yung mga nagmumura na yon, sama mo yan doon sa hindi nagmumura. Siguro tinan mo, mga isang linggo, hindi mo na yung maririnig magmura. Siguro sa mga isa, dalawang araw, magmumura yan. Pero, tingnan mo sa mga susunod. Teka, parang ako na lang yung nagmumura dito, ah. Parang ganun. Diba? So, yun. Yun yung gano'n, yung mangyayari. At sasabihin niya sa sarili niya, teka, bakit ako na lang yung nagmumura dito? Tanggalin ko na nga rin. Diba? So, yun yung mga bad habits. Diba? Lalo na yung pag madalas, di ba? Pag sa mga, hindi naman sa pag-ano, pero yung mga nasa, di ba? Mga depressed areas, di ba? Talagang kada salita nila, may burangas, eh, di ba? So, alam nyo na yun. So, sama mo yan sa mga hindi nagmumura. So, mababago yan. No? So, kayo din, or tayo din. No? So, we must dedicate ourselves on getting rid of the bad habits and staying free.
So that's it for me this evening. Thank you po sa lahat ng mga nakinig. Tayo ay kakanta na. Ayan. So Victor's Crown tayo, no? Kaya mapapansin niyo yung kanta ko ngayon is meron siyang Jesus Overcome the World. Yeah. So yun yung aking naging dahilan kung bakit ito ang aking naging kanta ngayong gabi na to. At play lang tayo ng konti at shout out, and then pray na ulit tayo, no, ng ating for this evening. Ayan. So if you want to have a prayer request, you can drop the prayer request there. Ayan, at hopefully po ay nabigyan ko ng tamang pakahulugan, no, yung ating tema sa gabing ito. At babalik ko lang yung aking title. Ayan. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat, at shoutout na tayo kay Sister Mylene. Ayan, nandyan po sila, sina Brother Paige, si Brother Isagani Arresgado. Magandang gabi po sa inyo. Pastor, ayan, nandyan po sila. Magandang gabi sa inyo dyan, sa mga Chikiting Patrol. Kay Brother Virgilio Felicitas, ayan, magandang umaga po sa inyo dyan. Si Brother Nash Balitin, ayan, magandang gabi. At ang inyong pagkakapi, kapi, ano, you know? Si Sister Nanette, ayan, magandang gabi po. At kasama ng mga bata dyan, kay Sister Keisha, magandang gabi. At kung sino man ang mga kasama mo dyan, shoutout sa inyong lahat dyan. Kay Sister Rosario Lazada, magandang gabi po dyan sa inyo, kasama ng mga bata. At kay Brother Elroy, kay Sister Berdina Dano at ang kanyang buong sambahayan, magandang gabi po dyan sa inyo. Sino pa ba? Uy, sinata, nandito na. Magandang gabi. At sina kay nanay, tatay ko dyan, ha? Hindi na ako nag-text kagabi. Actually, nandito na ako sa Maynila ng mga alas dos. Nalobat na kasi ako, eh, kaya hindi na ako nag hindi na ako tumawag. Yan, nakamotor lang po kasi ako kahapon sa pag-uwi sa Laguna. Yan. Kay na Nanay Linda, ayan, nandyan sila sa baba. At ang mga Chikiting Patrol na maiingay, ayan, nandyan yan. Si Nadayan, si Beth, si Jennifer, ayan, nandyan sila. Si Brother Mandy, ayan, magandang gabi po sa inyo dyan, with Sister Levy at mga Chikiting nyo dyan. Sino pa ba? Ayan, Sister Nancy Notarte, magandang gabi po. Ayan, si Eliza, nandyan na si Eliza. Magandang gabi dyan sa inyo. Uy, shoutout daw kay Mark Syrom at saka si Ishan na makulit. Ayan. Kaya kay Tan naman ay si ano yan, si anong pangalan ng pang ano? Yung bunso? Ta. Si Ron, ayan. Si Ron tsaka si ano yun, eh. Kalimutan ko yung bunso. Ayan. Shoutout na lang sa inyo dyan. Mga Chikiting Patrol. Si Cyrus at si Gab, ayan. Ron, Cyrus at si Gab. Si Ron ang na... Shoutout sa inyo dyan, mga Chikiting Patrol na makukulit. We were the victor's crown. You overcome, you overcome. Scum down. Every stronghold have be broken. The victor's crown. You overcome. Yan, at tayo po ay magpe-pray na, no? Stop muna natin to, mamaya na ulit tayo kumanta para tayo ay makahit sa ating target time. Yan. Okay, so pray.
Play na po tayo. Teka, play lang natin to ng instrumental. Ayan. Ayan. So, let's pray. Sa gabing ito, magandang gabi sa lahat. At purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat muli sa gabing ito dahil kami na naman po ay muling natuto ng iyong mga mabubuting salita at papurihan ka, Panginoon. At ikaw ang maitaas sa gabing ito sa aming pag-aaral ng iyong mga mabubuting salita. Kami rin po ay nagpapasalamat dahil araw-araw na nadadagdagan ang aming kaalaman patungkol sa iyong mga salita. At isa po sa mga goal namin this year or this very moment is have a life reset. At isa sa mga life reset na gagawin namin ay i-end ang aming mga bad habits. At gagawin namin ngayon taong ito yun. Actually, hindi ngayon taong ito. At this very moment po, Panginoon, maraming salamat sa tulong mo, Panginoon. In the name of Jesus, ay may-end namin agad ang aming mga bad habits. Ngayong gabi din po ay lubos kami nagpapasalamat sa lahat ng ginawa mong kabutihan sa aming buhay. Sa kabila na kami ay may mga bad habits at madalas na nagkakasala sa iyo, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, in the name of Jesus. Panginoon, totoo pong napakabuti mo sa aming buhay at niminsan ay hindi mo kami iniiwan. At alam namin na nandiyan ka sa aming tabi, irregardless kung yan man ay happy moments, sad moments, have a problem moments. Lahat po ng moments ay nandiyan ka, Panginoon. At hindi mo kami iniwan anytime. Lagi kang nandiyan, Panginoon. At alam po namin na hindi din kami immune sa mga bad habits. Pero nandiyan ka pa rin na nagtitiwala. At alam mo po na binigyan mo kami ng lakas ng loob upang may iwan namin ang mga bad habits na yan. Maraming salamat po. In the name of Jesus. Tinataas ko rin po sa iyo, Panginoon, ang mga prayers, prayer request ng mga kapatiran na mga nandito ngayon ay nawa po ay inyo pong tuparin ang kanilang mga ninanais sa kanilang mga personal na buhay, Panginoon. Kung sa inyo pong ikalulugod ay i-grant nyo po ang kanilang mga dinidesire ng kanilang mga puso, Panginoon. In the name of Jesus. Maraming salamat po sa mga prayer request na mga natugon na at dun sa mga naghihintay pa ng mga kasagutan, ay alam po namin na hindi magtatagal ay ibibigay nyo po or i-grant nyo sa kanila ang kanilang mga pinagpe-pray. Kung yan po ay isang taon na, limang taon na pinagpe-pray, ay alam po namin na there is a perfect timing na kayo lang po ang nakakaalam kung kailan yan. Okay. Maraming salamat po. In the name of Jesus. Sa oras ding pong ito ay patuloy namin inilalapit ang mga kapatiran namin na mga seniors. Patuloy na kalakasan po sa kanilang lahat at long life para sa kanilang lahat. At ilayo niyo po sila sa lahat ng anumang uri ng kapahamakan, sakit, or any situation na hindi maganda. Thank you po. In the name of Jesus. At tinataas ko rin po sa inyo ang mga pamilya na sa ibang bansa. Continuous blessing sa kanilang lahat, sa mga individual na nasa ibang bansa, kung sila man ay nag-work at naninirahan na doon. At continuous blessing po sa kanilang lahat. Hindi ko man sila maisa-isa, ay alam po namin na sila po ay kabahagi ng aming live streaming araw-araw.
pinagdarasal namin na kanilang ikakatagumpay sa kanilang mga careers at sa kung sa kanilang mga pamumuhay. Thank you po, Panginoon. At more blessing, layo mo sila sa lahat ng kapahamakan. At syempre, patuloy silang makakilala sa iyo, Panginoon. In the name of Jesus. Tinataas ko rin po sa inyo ang aming pastor na si Pastor Ryan Torres. Patuloy na kalakasan sa taong ito at patuloy mo silang pagpalain, no? Kasama ng kanyang mga anak at ang kanyang asawa. Maraming salamat po, more blessings and good health, at layo mo sila sa lahat ng anumang uri ng kapahamakan, at i-grant mo kung ano man ang mga dinidesire ng kanilang mga sa kanilang mga puso, Panginoon. In the name of Jesus, ng buo niyang sambahayan, Panginoon. Nawa ay gamitin mo ang mga taong ito upang mas marami pang ma-win na nakaluluwa na madala sa iyo, Panginoon. In the name of Jesus. Dinadalangin ko rin po sa inyo si Brother Mandy at ang buo niyang pamilya na patuloy mo silang pagpalain at ilayo mo ang kapatid namin na ito sa anumang uri ng kapahamakan at anumang sakit. Ilayo mo sila. At more blessings sa kanila. Patuloy mong ibigay ang mga pang-araw-araw na pangangailangan at mga anuman yung mga dinidesire ng kanilang mga puso, Panginoon. Sa iyo pong ikalulugod, Panginoon. In the name of Jesus. At patuloy mong gamitin ang taong ito upang kami ay guide rin sa iyo mga salita, Panginoon. Thank you po. Maging ang aking mga kasamahan na live streamers, sina Sister Keisha, sina Sister Nanette, Sister Rose, Brother Pete, Brother Jeremiah, Brother Joshua, Brother JR, at Brother Ronald, and Sister Leslie, kasama ng kanyang mga parents na sina Brother Virgilio at Sister Norma at ang kanyang mga kapatid, kanyang mga anak, asawa, patuloy na kalakasan sa kanilang lahat at more blessings. At ilayo mo sila sa anumang uri ng sakit at kapahamakan. Thank you po. In the name of Jesus. Sa oras din po na ito ay tinataas ko sa inyo ang lahat ng mga kapatiran na may mga nararamdaman sa katawan. Alam po namin na kayo ang the best healer, na salita nyo pa lang ay gagaling na lahat. Maraming salamat po. At kayo po ang pinaka tinataas namin sa gabing ito. At lahat po ng mga sakit na yan ay mawawala na. In the name of Jesus. Thank you po. Tinataas ko rin po sa inyo ang aking pamilya na nasa Laguna, ang aking nanay, tatay, at bagamat ay sila ay merong edad na, ay alam ko po na kayo ang magbibigay ng kalakasan para sa dalawang to. At patuloy mo silang pagpalain sa araw-araw. At alam ko po na hindi nyo sila pinababayaan. Bagamat ako ay bihira makauwi sa aming bayan, ay kayo po ang magbabantay sa kanila. Ganun din sa aking mga pamangkin na nandun at mga pinsan at aking mga kapatid na dumaranas din ng kalungkutan dahil sa kami ay namatayan at yung aming kapatid ay binawian ng buhay. Aliwin mo ng iyong presensya, Panginoon, ang aking mga kapatid upang mapagtagumpayan nila paglisan ng aming panganay na kapatid.
Thank you po. Alam po namin na gagamitin mo ang lahat ng magagandang naging memories ng aming kapatid upang mapagtagumpayan ng aking mga nandito na kapatid na ng mga naulila. Alam ko po na kayo ang aaliw ng kanilang pagdadalamhati. Thank you po. In the name of Jesus. Tinataas ko rin po sa inyo ang aking mga pamilya na nandito sa San Jose, na si Dayan, si Cloud, si Neo, si Sheena, si Nanay Linda, si Nabet, si Nakuyamante, si Jennifer, nandito din. Dalangin ko na pagpalain mo silang lahat at tilayo mo sila sa lahat ng anumang uri ng karamdaman. Tanggalin mo po ang lahat ng mga anumang nararamdaman nila sa kanilang mga katawan. Thank you po. At dinadalangin ko na nagdaraos sila ng kanilang mga birthdays. Si Dayan, si Beth at saka si Jennifer, na pagpalain mo ang mga taong ito, na ibigay mo sa kanila kung ano man ang kanilang mga dinidesire na sa kanilang mga puso. At more birthdays to come pa para sa kanilang lahat. At maging ganun din dun sa mga kapatiran natin na birthday ngayong buwan ng Enero, ay pagpalain mo silang lahat, Panginoon. Hindi ko man sila may isa-isa, actually marami po talaga sila, Panginoon. At kayo na po ang bahala sa kanilang lahat kung ano po ang hinihiling nila. Ay, i-grant nyo po silang lahat. Kung maaari po, i-grant nyo po ang mga dinidesire ng kanilang mga puso. Thank you po. In the name of Jesus. At sa gabi din pong ito ay dinadalangin ko ang aming bansa at ang mga nanunungkulan sa bansang ito. Alam ko po na gagawin nyo or bibigyan nyo sila ng wisdom to run this country more efficient, and alam ko po na tatanggalin nyo ang bansang Pilipinas sa pagkakautang nito at iangat mo ang aming ekonomiya. In the name of Jesus, thank you po. Na tinataas ko rin po sa inyo ang aming church, ang ICA, na alam po namin na i-grant muna po sa ICA ang hinihiling na lupa na pagdarausan po or pagtatayuan at pagdarausan ng iyong mga services, Panginoon. Yan po ay alam po namin na hindi po nalalayo, ay i-grant nyo na po talaga yan. Ibibigay nyo na po yan immediately din. Thank you po. At patuloy mo pong palaguin ang church na ito. At alam po namin na kayo magpo-provide sa lahat ng pangangailangan ng church. In the name of Jesus. Thank you po. At dinadalangin ko po sa inyo ngayong gabi ang lahat ng aking mga kasamahan sa gabing ito na nanonood ng live streaming na ito, at dun sa mga manonood pa, ay nawa ay pagpalain mo silang lahat at more blessings sa kanilang lahat, Panginoon. Ibigay mo ang lahat ng kanilang mga ninanais, Panginoon. Gamitin mo rin ang live streaming namin na ito na maging tulay para mas patuloy silang makakilala, Panginoon. At ilayo mo sila sa kahit na anumang karamdaman. Alam po namin na nandyan pa ang COVID. At alam po namin na bibigyan mo sila ng immunity sa sakit na yan. Thank you po, Panginoon. Lahat po ng mga provision sa mga kapatiran na yan ay ibibigay niyo po, Panginoon. In the name of Jesus. And lastly po, ang inyo pong lingkod ay nagpapasalamat sa iyo sa gabing ito na nabigyan po na naman ang pagkakataon makapagsalita
At nawa po ay nabigyan ko ng tamang pakahulugan ang inyong mga salita. At sa mga susunod po ay patuloy nyo pa rin akong i-guide para makapagbigay ako ng tamang pakahulugan patungkol sa iyong mga salita. In the name of Jesus. Ang lahat po ng ito ay samo at dalangin namin in the mighty name of Jesus. Amen. Thank you po. Yan. At maraming salamat po sa lahat ng nandyan. At tayo kumanta muna. Baka matapos na. Ayan. Siguro mga 4 minutes lang to. Ayan. So kung kayo po naman ay naubos na ang mga data, ay pwede na po kayo magano, no? So shoutout lang muna ako para do sa mga nandito po sa ating live streaming. Ayan. At habang tayo ay kinakantahan, no? Or kumakanta si Darlene Sheck. No, 'di ba? So medyo maganda tong kanta na to dahil dun sa lyrics niya ay si Jesus overcome the world, di ba? So based din dun sa ano eh, di ba? Sa scripture nga eh. Di ba? God overcome the world. So saktong-sakto talaga dun sa end ng ating mga bad habits. Ayan. Kay Sister Mylene, magandang gabi diyan. At kay Pastime Hobbies, sina ano to, sina Brother Pate, ayan. Sina Brother Isagani Aresgado, magandang gabi po sa inyo. At kasama ni Sister Mirna, magandang gabi. At sino pa ba? Si Pastor, ayan. Magandang gabi po dyan sa inyo. Si magandang umaga po sa inyo dyan, Brother Virgilio with Sister Norma. At ang inyong buong pamilya. Kay Brother Nas Balitin, magandang umaga po. Ay, magandang umaga po. Magandang gabi po. Ayan, akala ko nasa US ka na rin, Kuenas eh. Ayan. Kay Sister Nanette, ayan, magandang gabi po. Kay Sister Keisha Balyon, magandang gabi dyan. Sino pa ba? Ito na, dito na naman ang aking chikiting patrol. Ayan, say hi daw siya. Nag-sleep daw si Aina. Ayan, so mayroon nang gugulo sa akin dito sa likod ko, chikiting patrol ko na dito. Wala yung isa, nandun sa baba, siguradong nanggugulo lang yun doon. Sino pa ba? Sister Rosario del Rosario Lozada, magandang gabi po dyan sa inyo. Kasama ni Brother Eroy at mga bata. Ayan. Sister Berdina Dano, magandang gabi. Kasama ni na Brother Jeremiah. Ayan. At si kasama ni Brother Jeremiah, si Sister Rose Cabanero. Ayan, magandang gabi dyan. Si Ate Ta, ayan. Si Ate Ta. Hi ka kay Ate Ta. Hello. Dali. Ayan, Ate Ta daw. Ayan. Ayan, kay Ate Ay Ay. Hello, Ate Ay. Ayan. Ayan. Tapos, kay Nanay Linda. Ayan. Andyan sila sa baba with the Chikiting Patrol. Kay Brother Mandy. Ayan. Magandang gabi po sa inyo dyan with Sister Levy. And, sino pa ba? Aha. Na... Uy, meron din akong chikiting patrol po rito. Si Aina. Ayan. Joke lang si Aina. Yay! Yay! Yeah. Ayan, chikiting patrol. Hi ka kay Ate Ta. Ate Ta, kay Ate Ay Ay. No. Hindi ka, mag-shoutout muna tayo. Shoutout ka dito. Kay Sister Nancy Notarte, magandang gabi po dyan. Teka, ginugulo na ako dito. Kay Ate Ay Ay, ayan. Kay Sister Rose Marie Cabanero, shoutout sa iyo dyan. Teka, ginugulo na. Teka lang. Tayo ka dyan. Tayo isang. Magulo tong mga chikiting patrol ko eh. Ayan, kay Ay Ay, ayan. At kay Mark Syrom, at saka kay Ishan, shoutout sa inyo dyan. Kay Ta naman, kay Cyrus, at kay Gab. Ayan, shoutout sa inyo dyan. Sino pa ba? Ayan, thank you din po, Sister Rosario Lozada. Magandang gabi po dyan. Ayan, may mga magugulo ako dito, chikiting patrol. Ayan. Ayan, magandang gabi po. At siguro, that's it for me. Magpapaalam na po ako. At see you by next meeting. Kinukulit na ako. Alam nila pag tapos na eh, akit na sila dito. Babay ka na. Bye.
Bye bye. Abay na dito. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye. Sige na, sige bye-bye. Na. Bye. Oh, bye na, bye bye na. Oh, sige na, sige na. Ciao. Ayan, thank you po sa lahat at see you by next week with different team naman, no? So different team. Thank you po sa everyone and see you next week. No? So, bukas po ay meron po tayong live streaming ulit. No? Thank you and that's it for me. Thanks everyone. Good night, God bless, good morning, and good afternoon sa lahat. Thank you.